panagdait sa tanan. By the way, I'm Romy Evangelista, and my topic is all about brain-based education. So what is brain-based education? Brain-based education is the purposeful engagement of strategies that may apply to how our brains works in the context of education. And it is the engagement of strategies based on principles derived from understanding of the brain. At tumutukoy din ito sa mga pamamaraan ng pagtuturo, disenyo ng aralin, at mga programa sa paaralan na batay sa pinakabagong pananaliksik ng pag-agaham. Tungkol sa kung paano natuto ang utak, kabilang ang mga kadahilanan tulad ng pag-unlad na nagbibigay malay kung paano naiba ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa kanilang edad, paglaki at pag-unlad ng lipunan at emosyonal. Tinatawag din itong educational neuroscience that emphasizes how the brain learns naturally and is based on what we currently know about the actual structure and function of the human brain and varying development stages. Another significant challenge to teachers is to understand and apply the principles of brain-based education, which was brought by research of neuroscience. Significant neuroscience studies provided several ideas on how the human brain function and people learn. Kane and Kane, 1997, considered curriculum and instruction from the brain-based approach. So ayon kay Kane and Kane, na ang pagkatuto daw ang pangunahing gampanin ng utak. So maraming bahagi ng utak ang sabay-sabay na nagtutulungan sa pagproseso ng ating realidad gamit ang pag-iisip, damdamin, imahinasyon, at mga pandama sa pag-unawa at sa interaksyon ng kapaligiran. They begin with brain-mind learning principles derived from brain research findings and apply these principles in the classroom. So number one, the brain is a whole system and includes physiology, emotions, imaginations, and predispositions. They must all be considered as whole. So the implication for education in these first principles na ang mga karanasan sa pagkatuto ay kailangang may plano na mabuti o yung tinatawag natin na orchestrated. At upang may pakilos at may sangkot ng maraming bahagi ng utak. At bilang isang guro, kailangan na may taglay na malawak na imbakan ng guro na mga dulog o yung tinatawag natin na approach at metodo or methods na kanyang mapagpipilian sa pagtuturo. At dahil naka-indicate dito na physiology, emotions, imagination, and predisposition, so dapat isalang-alang ang nutrisyon, ehersisyo, labis na pagkabahala at kahandaan ng mag-aaral sa anumang okasyon ng pagtuturo, pagkatuto. So the second principles, the brain develops in relation to interactions with the environment and with others. So the third principles is, a quality of being human is the search for personal meaning. So the implication for education these principles na sa anumang pagkatuto sa wika ay kailangang maglaan ng kapanatagan at pagpapalagayang loob bukod pa na tumutugon ito sa kawilihan at pagkamausisa ng mga mag-aaral. So the fourth principles, people create meaning through perceiving certain patterns of understanding. So the implications for education these principles na ibig sabihin ang ideal at mabisang proseso sa pagtuturo ay naglalahad ng mga impormasyon sa paraang magagawa ng utak na nakahugot ng mga hulwaran at aktibong makalikha ng mga pagpapakahulugan. The fifth principles, emotions are critical to the patterns people perceive. So the implications for education in these principles na kinakailangan suportahan ng anumang pagtuturo ang kaligirang kabatiran na mag-aaral at ang kanyang taglay ng wika.
ang anumang interaction ay dapat kakitaan na isa sa isang paggalang at pagtanggap. The six principles. The brain processes information into both parts and wholes at the same time. So the implication for education these principles na ang mga kasanayang pangwika gaya ng balarila at talasalitaan ay lubusang natutunan sa isang autentikong kaligirang pangwika gaya ng paglutas ng suliranin, pagtatalo ng isang isyo at pagtuklas. So the seven principles, learning includes both focused attention and peripheral input. So the implication for education these principles na ibig sabihin, ang musika, sining at iba pang mga katulad na pampasigla sa ating kaligiran ay maaaring makaragdag at maka-impluensya sa likas na pagtatamo ng wika. Ang ilang hudyat mula sa guro ay maaaring tanawing tulong na ng mga mag-aaral upang maitaas ang level ng kanilang sigasig at kawilihan sa pagkatuto. So the eight principles, learning is both unconscious and conscious. So the implications for education in these principles, na ibig sabihin, kailangang bigyan ng pagkakataon ng mga mag-aaral na balik-aralan ang anumang pagkatuto upang mapag-isipan itong mabuti at mapamahalaan ng maayos ang paglinang ng sariling pagkatuto. So the nine principles, information, meaningful and fragmented, is organized differently in memory. So the implications for education in these principles na kailangan gamitin ang role learning system sa mga teknik sa pagtuturo na nakapuko sa pagsasaulo ng mga salita at mga tungtuning pang gramatika, samantalang sa pagtuturong kailangan isangkot ang mag-aaral sa pagbabahagi ng naibang karanasan. So the 10 principles, learning is developmental. So the implication for education in these principles na ibig sabihin, ang isa sa isang paglinang ng mga kasanayang pangwika ay lubos na matutuhan kung nakatutok sa mga gawain at karanasang autentiko, gaya ng lakbay-aral, pagtatanghal, dula, kwento at iba pang mga klase ng mga gawain. So the 11 principles, the brain makes optimal number of connections in a supportive and challenging environment. So the implications for education in these principles na ibig sabihin, dapat sikapin ng guro na ang kanyang classroom ay kaaya-aya at walang anumang palatandaan ng pananakot at mayaman sa mga hamong pang-isipan. So the 12 and the last principles, every brain is unique in its organization. So the implications for education in these principles na ang ibig sabihin na ang mga teknik sa pagtuturo ay kailangang marami at magkakaiba at may pagsasaalang-alang sa iba't ibang katalinuhan na taglay ng bawat mag-aaral.